Hello everyone, this is Jube again. Ayan po guys, nakikita nyo po yung mic ko. Ito po ay wireless microphone. At ito naman yung isasaksak sa camera. So, ito po yung wireless. Ito po yung para receiver po siya sa boses ko. Hindi ko pa siya masyadong nagamit. Yung noise niya, hindi maganda. So, kailangan ko pa siyang DIY siguro. Lalagyan ng kumpa para hindi masyadong impact yung hangin. So, mayroon po akong ipapakita sa inyo na wireless mic din bago po siyang labas. Let's open! Wireless microphone. Wow! Ang ganda ng lagayan niya, guys. Ito po yung manual. Saan na natin? Gusto ko yung lagayan niya. Wow! Silabas po natin. Apat po siya. Ito, dalawa. Yeah. So ito guys, pairing po siya, receiver at saka yung mic. Tingko G1A1. So itong lalagay po sa mic, i-on ko lang po siya, long pause, 10 seconds. Pag ganyan po yung kulay parehas, okay po yan, pair na po. Pero kung halimbawa pag ganyan, yung isa walang lamp, so ang ibig sabihin po ay hindi po nag-connect silang dalawa, hindi po nag-pair. So malalaman po sa light na ibig sabihin yung isa ay naka-off. So kailangan ko po i-on, so ganyan, okay na po. So let's try po sa receiving. Itong wire po guys ay receiver din camera. Meron po itong pinakalagay, ito yung output. Sign na camera, ito po yung isaksak dun sa camera. Ito yung wind cut, kung malakas yung hangin ay hindi noisy. Isalpak mo lang. So, pag walang hangin, kung nasa bahay lang, pwede po siyang gamitin na ganito lang. Kapag malakas lang po yung hangin, ito po ay gagamitin. Ito naman po ay charger, cable ng USB-C po siya guys. So, tanggalin po natin ito. Pag isa-charge po natin, ayan. So, ganyan po guys. Pag sa labas, pwede ko po siyang isa-charge sa mobile battery na mayroon po ako. Ito po ay sa smartphone. Smartphone po ang inyong gagamitin at gusto mong mag-wireless. Yan ito, ganyan. Yan yung smartphone. Ito yung po yung mic. Pwede po siya sa smartphone. Pwede po siya sa camera. Ito naman po ay pin mic po siya guys. Isasaksak mo lang. Ganyan. Tapos ito po ay ilalagay sa bursa or kung saan mo iipit. Ganito po yung pin mic. Double purpose po siya. Pwede po siya ganito. May pin mic. Pwede rin po siyang tanggalin. Ito lang ang gagamitin. At pwede siyang sa camera, sa cellphone, smartphone, iPhone. Very useful po talaga siya. Charge ko po muna. So guys, ito po ay pwede sa electric, pwede rin po siya sa smartphone, mobile battery bank. May dalawa po ako, so kita nyo 100% charge siya. Pero ngayon, dito ko lang muna siya i-charge sa electric. Malalaman nyo po na nag-charge po siya kasi may kulay green. Kahit dito sa mobile charger, ayan, kulay green po. Ito po ay handy kung pupunta ka sa malayo, pwede mo siyang gamitin. Pag nag-shooting kayo, kapag nagba-vlog po kayo, malaki po ang pakinabang ang smartphone mobile. Kung interesado po kayo, just click the link below my vlog. Itong dalawa, ilalagay ko po. Pati itong wireless microphone. Kakunik ko na po siya sa camera para mapapakinggan po natin ang aking boses. Let's start! Ito na po yung mic na gamit ko ngayon guys. Ano po ba ang differences? Papakinggan nyo po ng mabuti. So kung mayroon po siyang ganito, lalagay ko po. Kung mayroon po siyang wind cut. Compared nyo po sa may ganito. At ito po ay sa camera, nakaset, ganyan. Pag malayo po yung distance, yung boses ko hindi masyadong naririnig. Nagiging mahina po yung boses ko. Mas maganda lang siya pag malapitan. Maganda po siya sa labas kasi hindi noisy. Differences lang po kasi hindi siya wireless. So, pag nagiging malayo po ako sa camera, ay nagiging mahina po ang aking boses. Kaya po ay bumili po ako nito. Ito din po ay mayroong wind cut. Lagay lang po siya sa dibdib ko. Yung pin mic po, pwede po siyang gamitin din. Ito ilalagay mo siya sa bulsa or ikabit mo, pwede rin. Kung saan mo ikabit, pwede rin. Ito ay invalid na po siya pag mayroong pin mic. So, punta na tayo sa labas. Let's go! So guys, dito ko po itatry ang aking wireless microphone. Titingnan po natin ang differences. So, let's try! So,
So ito po guys ay nakatalikod ako at hindi siya direct. Hindi pong masyado ang aking boses o kung nag-ibaba. So palayo ako ng palayo guys. Hanggang 25 meters lang po ako. So kahit malayo at kung nakaharap naman ay naririnig po ang boses ko. Ganyan. Pag nagbablog ako ng malayo, ganyan. Dapat nakaganito pala ako guys. Naka-atras. Hanggang 25 meters lang po siya, pwedeng nakatalikod na hindi direct yung ating receiver at saka transmitter. Sigaw ma. Sigaw diska. Pwede ka pala mag-dancer dito eh. Kasi ito oh, maliit lang siya magaan. Hindi siya sagabal. Walang wire. Yung pin mic, isasaksak lang siya dito pero may wire. Oh my god! Kasayo. Oh my, kumalas ang hangin ito po. Pero medyo natatanggal po siya. So lagyan ko na lang ng glue pag sobrang lakas ng hangin. So guys, ayun po. Tinry ko po sa labas. Yun nga guys, yung receiver sa transmitter pag nasa harapan po ay kahit malayo, okay yung boses. Pero pag nakatalikod na, puputol na yung boses na naririnig. Yan po yung difference niya. Pero ang napakaganda lang niya guys, ito lang siya nakalagay sa gilid. Hindi siya hassle. Hindi ka na di-disturb or ano, may mga wire-wire pa dito. Napakagandang gamitin. Sana po nagustuhan niyo po ang aking video today guys. Thank you for watching. Bye!